Saan ka nagtatrabaho? Sinong amo mo? Dahil sigurado ako na hindi ikaw ang mastermind dito. Sagot! Alam mo saan ako nagtatrabaho? Sa Paraiso. Alam mo kung sino amo ko? Solomon. Papatawa ka pa. Tignan natin kung kaya mo pang mamiloso po sa harap ni Patron. Problema tayo. Inabangan ako nung papibong anak ni Greg Solomon. Hindi ko nabuksan yung safe. Paano mo ngayon mababawi ang pera ko? Hindi ka napapapasukin doon. Patron, sorry po, pero di ba kayo ang nag-assign sa kanya na hulihin ang traitor? Kaya siguro nagkaroon siya ng paraan para ilis yung investigasyon. Kasalanan ko? Sakulungan ako sa presinto 3. Ha? Anong ginagawa mo dyan? Ilabas mo ko dito. Piyansahan mo ko. Ayoko na abutin pa ako ng isang gabi dito, kaya gumawa ka ng paraan para mabayaran yung piyansa ko. Maghihintay ako. Tama na yan. Bye. Kilalang-kilala mo siya. Di ba, Rainier? Dahil sa relasyon mo siya. Opo, Patron. Anong tingin mo sa kanya? Sa kanila magkakapatid, si Agatha ang pinakamatapang. Mas maabilidad siya kaysa sa mga kakambal niya. Malakas ang loob niya at matibay ang sikmura niya. Unang-unang patakaran, ititigil mo yung pagtawag sa akin ng Adele, ha? Nanay, yun ang itawag mo sa akin. Kasi nanay mo ako. Kailangan respetuhin mo ako. Naiintindihan mo ba? Akala mo ba, titigilan ko yung pagiging magaslaw na ugali na yan? Hindi. Hindi ako titigil sa pagdidisiplina, sa ayaw at sa gusto mo. Dahil nanay mo ko, hanggang sa matuto ka. Huwag mong babayaan siya, Agatha. Ako pa. Ako pa talaga yung pinagsabihan mo niyan. Anong karapatan mo, Norman? Samantalang pinabayaan mo mabulok sa kulungan ng anak ko. Kahit meron ka pang piyansa. Alam mo kung bakit? Dahil mas pinili mo sundin si Debbie. Dahil hindi mo kaya si Debbie. Alam mo kung bakit? Dahil duwag ka, Norman. Duwag ka! Apo ka nga ni Rosemary. Ano ka sa loob mo? Magiging asset ako sa inyo. Tingnan nyo naman. Matagal ko nang alam ang tungkol sa Paraiso, pero wala akong pinagsasabihan ni isang tao. Ibig sabihin, isa akong taong maaasahan at mapagkakatiwalaan. Sige. You're hired. Yeah. Pasok ka na sa Paraiso. Yeah.
kukuha na ako ng kontong pwede niyang tirhan. Ako nang bahala sa renta at mga gastusin. Bakit? Okay na ba siya dito ah? Ba't ililipat mo pa? Gusto ko lang siya maging komportable. At para hindi na rin kayo maperwisyo. Bakit? Dahil sa tingin mo, yun ang kailangan niya. Yung mas komportableng tutuluyan. Ayoko lang isipin ni Agatha. Natuloy na namin siya pinapayaan. Dahil yun ang mas importante sa'yo. Yung mabawasan yung guilt mo. Pero hindi mo nakikita yung mas importante, Norman. Yung hindi siya napapabayaan dito. Hector! Oh, Debbie. Hector, papunta ka ba sa board meeting? Yes. Oh, si paring Norman. Pupunta ba? Meron siyang meeting sa mga supplier sa labas ng ospital eh. Pero pipilitin daw niya makahabol. Kayo ah. Medyo napapadalas na yung mga night out ninyo ni Norman. Sama niyo naman ako minsan. Palagi na lang kayong boys night out eh. Well, actually, hindi nga nagpaparamdam si Norman eh. Talaga? Matagal na kayong hindi nakikita? Matagal-tagal na. Kasi busy si Norman. Well, actually ako din eh. Nasa Malaysia ako since last week. Napakalaki na kasalanan ko sa'yo. Nung dahil sa akin, napilitan ko ipalaki si Jolo ng isa. Sobrang dami ng hirap yung pinagdaanan mo. Hindi ka pa rin sumuko. Napalaki mo pa rin si Jolo maayos, magiliw, at magmahal. At lahat yun dahil sa'yo. Kung tutusin, wala nga akong karapatan sa kanya eh. Pero ako pa rin yung ama niya. At walang makapagbago doon. Sorry sa lahat. Sana balang araw, papatawad mo ko. Mama. Mama. Yes. Parang hindi na po ako yung punterya nila ngayon kasi hindi na ako dito nagtatrabaho sa ospital. Palagay ko, kailangan nyo nang bumalik ulit sa mansyon. Kayo ni Jolo. Hindi po. Pakiramdam ko, iba na yung sadya nila ngayon. Kayo. Si Kari, si Mamita. Kayo na yung target nila. Hindi ako sigurado, pero iba yung kutob ko. Kaya kailangan nyo mag-ingat. Nakita ni Erika ang mga tauhan mo dito sa ospital. Ano to? Paano mo naman na sigurong tauhan ko ngayon? Fabian. Huwag na tayo maglokohan. Sino ba naman ang magmamanman dito sa ospital? May iba pa ba? Sige. Okay, aaminin ko sa'yo. Tauhan ko nga yung nakita ng anak mo. So anong gusto mong pakita? Na malakas ka? At kung anong kaya mong gawin? Hindi mo ako matatakot. At hinding-hindi mo rin ako makokontrol. At huwag na huwag mong subukan na galawin ng kahit na sino sa pamilya ko. Nay, sandali. Habol ko ito. Agatha? Agatha! Hello. Sigurado ka? Okay, sige. Bakit? May problema ba? Trap to. May nakaabang sa atin dito. Boss, okay na yung kargamento. Dalhin niyo yung kargamento. Umalis na kayo dito. Bilisan niyo. May nakaabang sa atin dito. Bilis! Hoy, natiktikan tayo! Hello, sir. Nakakabarilan dito sa Pier 15. Kailangan namin tulong nyo. Okay ka lang ba? Ano okay? Sabi mo hindi delikado. Ano yun? Bakit may barilan? Bakit may patayan? Hindi delikado kung hindi tayo mahuhuli.
Eh, kaso kami nag-tip doon sa NBI. Yung babae! Bakit niyo pinadala yung babae? Di ba sinabi ko naman sa'yo na delikado tong negosyong to? At sabi mo, kaya mo. Ano ba? Kaya mo ba talaga? Bago tayo. Asan na yun? Ay, nakita niyo! Wala ka eh! Wala, boss. Napin mo, nandiyan lang yan. Hello, boss. Warren, didiretso nyo na yung kargamento sa may Paraiso. At siguraduhin nyo na ililigpit nyo yung NBI. Okay? Oh, kumaraw! Ipagay mo! Sino yan? Nasa labas ako nung narinig ko si Erika at yung kasamahan niya. Kaya nalaman ko na may nakaabang na pala sa pier. At tinawagan ko kayo. Hindi ako makapaniwala na naisan tayo ng dancer na yan! Boss, may pagagawa ka ba sa akin? May papahanap ako sa'yo. Lalaki, sa Davao. Nasa kanya yung ledger na hinahanap namin. Down payment. Pag nakuha mo yung ledger, bubuhin ko yung sweldo mo. Aregulado, boss. Mabuti. Magaling yung hinayang natin gumawa. Ang problema lang, mukha siyang pera. Gusto pa na tayo pakikutin. Nakuha ko na yung notebook. Hihandaan niyo na yung bayad. Hindi yan ang usapang bayad. Maagaw niyo ng negosyo ang Paraiso sa laman ng notebook na ito. Sino umakala na makikilang pan-dancer doon? Akala ko sira na yung plano natin eh. Dahil kay Erika. Pero yung pala, si Erika yung tutulong sa atin. Ituloy itong plano na to. Ginawa niya ang lahat para makuha ang ledger. Dahil kay Erika, alam na ng NBN tungkol sa Paraiso. Alam mo, Erika, kailangan ko magpasalamat sa'yo eh. Dahil sa'yo, mapaksak ng Paraiso. Dahil sa'yo, mababawi ko na ang lahat. Sa walang kwentang Fabian Salumonea. Yung sanggol at saka yung mga magulang na lumalabas doon sa restaurant kung saan namin nilusob ni Agent Galvez, malamang posible nga galing sa bayaran yun. Oh, may kasawang lumalabas, oh. May kasawang bata. Ano kayong ginagawa nila doon? Sabi ng tauhan na nahuli. Hindi daw niya alam. Pero imposible yun. Hindi niya narinig na tawa sa kanya. Pero pang pipiyok din yun. Aalamin nila kung saan i-deliver yung mga babae. Sigurado ako, doon yung sa headquarters ng sindikato. At yun ang Paraiso. Malalaman din natin kung anong puntulo ng lahat ng to. Malaki ang posibilidad na marami silang biktimang babae at bata kung saan man sila nagtatago ngayon. Kailangan may gawin tayo, books.